What's up, mga Kayalig TV? For today's video, we are going to talk about how to keep your bonsai tree small. So, pag-uusapan natin kung paano panatilihing maliit ang ating mga punong bansot. Ha? Kung paano natin palitin ang ating mga punong bansot gaya nitong aking baliti na pangalan ay si Shanna. Ito ay isang fused baliti, guys. Ang pangalan niya ay si Shanna. At ito ay nag-fuse na siya. Hindi gaya nitong isa. Nag-fuse na to. So, atin itong panatilihing maliit in her growth, lifetime growth. Ayan. So, guys, ang itong mga bonsai ko, guys, ay wala akong ginagaya. Mas maganda kasi yung wala tayong ginagaya. Kung ano lang yung nasa isip natin, yun ang gagawin natin. Kasi hindi pwedeng gayahin ang gawa ng iba. So, it's a form of art, guys. Hindi nyo pwedeng gayahin ang gawa ni Michelangelo, ang gawa ni Van Gogh, ang gawa ng kahit sinong artist dyan kasi mawawala ang self-expression natin. So, gagawa tayo ng sarili natin, diskarte. According sa ating, kung anong nasa isip natin, huwag natin gayahin yung iba. Yun ang mapapayo ko. So, ito, ang ginawa ko, it's a form of art. Bonsai is an art. It's an ancient art, ang bonsai. So, in relation to that, syempre, ang art ay may identity. Gaya sa mga pinagagawa mo ay magre-reflect yun sa artist mismo. So, ito yung mga gawa ko. Sariling gawa ko, wala akong ginagaya. So, ito, paano ako nagpalaki? Ganito siya. Paano ko siya pinalaki? Ganito siya. So, ngayon, kung paano ko siya palilitin, diskarte ko na din yun. Kanya-kanya ang diskarte bawat isa. Ang importante ang patutunguhan ng iyong halaman. So, gaya nito, ito ay isang punong bansot or bonsai na baliti. So, ang gagawin natin ay atin siya panatilihing maliit. So, ito ay isa ng overgrown na branch. Nakita nyo, ayan, green siya. Tapos ito, brown. Ito kasi yung original na gusto kong height o haba ng branch na para dito sa puno na to. So ngayon, atin na itong puputulin yung overgrown. Nung nakita niya, brown to. So ito yung original na size. Tapos ito, overgrown to. Puputulin natin to. So ito ang pagiging pananitiling maliit ang ating punong bansot o bonsai. So ayan na siya. Lahat ng overgrown ay ating puputulin. So ito na yung original na gusto nating sukat ng ating bonsai. Ito naman tumutubo na to ay hindi natin to puputulin dahil magiging sacrificial branches to. Itong tumutubo sa baba kasi ito ang nagpapalaki ng trunk. Ma-explain ko rin sa inyo sa mga susunod nating videos, pero sa ngayon ang masasabi ko lang, ito ang magiging isa sa magpapalaki ng ating branch, itong mga tumutubo sa baba. Or pwede natin itong gamitin, iakyat natin dito, i-fuse natin, pero magiging reverse taper siya. Pero so ganito na lang. So ito na yung ating baliti tree. Ganyan lang siya ka mga 8. We will keep it small, guys. Yan lang pag papaliit. Tutulin yung overgrown. Meron na kayong nakaset na height niya. So yung lumalagpas, tutulin nyo lang doon yung green. Yung mga bagong tumutubo na lumalagpas sa inyong plant na foliage, tutulin nyo lang. Kasi ang plano ko ganito. So yung lumalagpas, pinuputol ko. Ayan. Ito na yung ating punong bansot na si Ficus Benjamina. Ang pangalan niya ay si Shanna. Ayan si Shanna. Ito naman si Catriona. Isa siyang red baliti. Oh, isa siyang red baliti, guys, si Catriona. Ay, hindi pala. Ficus Benjamina din pala 'to. Ficus Benjamina. Isa siyang Ficus Benjamina si
Kat Leona. So nakikita nyo naman ito, hindi ko pa to winire kasi gusto ko munang dumikit ito bago ako mag-wire ito, naka-fuse. Ito ay in-use ko din. So ayan, nakita nyo yung kanyang sayaw ng katawan. So magiging formal upright ito siya. Depende na, pagdating na parang kasi hindi natin malalaman anong galaw ng halaman. So kailangan natin hintayin muna tumubo siya. So ito naman, si Ficus Benjamina ay umagpas na to. So ganyan lang, yung overgrown, putuli natin. Ayan, ganyan lang guys. Paano panatilihin maliit ang ating halaman? So, ganyan lang guys ha. Ito, atin itong bababa. Para medyo maganda tingnan. B. So ayan. Ayan yung ating Ficus Benjamina na si Catriona. So ayan. Ito kasi malaki-laki na kaya ako siya pinutol. Ito naman, naka papuntang taas. Putol. Dapat kasi sideways yung kanyang bang branch sa first generation o hindi ito natatawag kasi parang pruning style na to. Ito naman lumagpas na siya, kailangan natin putulin. Ayan. Then lumagpas yung brown, green, putol. Ayan, dagyan natin. So ganito lang guys pag di-train ng halaman, pagiging bansot niya. Paano pa natulihing bansot ang ating mga halaman, how to keep your tree small. So magiging bansot yan hanggang gusto mong gawing bansot, forever na yan magiging bansot. So pag napabayaan mo lang ilang buwan yan, naku, tutubo at tutubo yan, lalaki. Ganyan. Tapos yung iba, ayan, yan na lang muna. So ito si Bansu Turns na Ficus Benjamina. So ayan, siya ang sikat yun na ngayon. Yung lumang nasa baba, hindi natin puputulin kasi ito ang magpapalaki ng kanyang trunk. Lalaki yan siya dyan. So muna natin putulin yan, palaki natin. Tapos pag lumubo na yung branch, saka natin, ay yung trunk, saka natin putulin. So ayan, si Catriona. Ito naman, last, hindi ko pinangalanan. Ayan, yung last, hindi ko pinangalanan. Anong pangalan nito ngayon? Tatanggalin natin yung ugat para makita natin. Papakita ko din sa inyo. Tatanggalin natin yung plastic. Hindi yung ugat. Para makita nyo yung ugat. Ayan si Ficus. Si Total Agaw. May pumunta kanina dito guys. Friend ko, tanong niya, di ba ito namamatay kasi nakatanim sa bato? Siyempre hindi kung inalagaan. Ilang months na yan? Tagal-tagal na ito. Ayan na yung ugat niya guys. Bumababa na. Ayan o.
ang dahil sa mura na market dili mura siya mura siya ayan o nakikita yung puti na yan yan na yung ugat bumababa so ibig sabihin maganda yung kanyang tubo healthy ang ating halaman ayan ayan yung kanyang ugat din padaol na ko ayun o kita man kita so ayan yung kanyang ugat nakikita diba yung iba dito lumalabas dito so gaganon yung ugat niyan sa katagalan so magiging clinging unrack or overrack pero hindi siya over kasi dito hindi na naman so sa katagalan guys, hindi nami-maintain yung kanyang form kasi tutubo yan. Kung gustuhin yung gustong gawing plant overwrap o plant unwrap, magiging plant unwrap na yan. Magiging root overwrap or clinging unwrap or exposed root. Pwede nyo tanggalin itong bato. Depende na yan sa inyo kung ano yung gustong design. Kasi kung hindi nyo nami-maintain yung halaman, magiging mag-iiba ang design yan pagdating ng panahon. So ganyan lang guys. Gaya nito. So dahil gusto natin panatilihing bansot, ang gawas ng ganyang ugat. Ayan, healthy na healthy ang ating argaw. Ayan si argaw. So dahil gusto natin panatilihin ng bansot si argaw guys, gagawin natin. Paliyaw ko sa spray bibig. Kaliyaw ko sa spray na may tubig. Ito sa taas, overgrown na to. Kasi pangit naman pag masyadong mahaba yung sa taas. Tapos nakakaskade dito. So ang gagawin natin is pupukulin natin itong overgrown na to. So ang overgrown guys, is nakaset na kayo. Yung brown na trunk nyo is yun yung palagi nyo titingnan. Ngayon, makikita nyo yung overgrown. Naka-green green na siya. So ito yung overgrown. Puputulin natin 'to. Ayan. So balik na siya. So no off thirds tayo, dapat 1/3 dito. Plus dito yung 2/3. Para medyo maganda tingnan, 'di ba? Cascade kasi siya. Hindi full. Parang full. Ganun. Depende na yan. Pagdating ng panahon. Pero sa ngayon, tinitrain pa kasi natin. So, pagdating ng panahon, malalaman natin yung kanyang makikita natin yung ganda ng kanyang halaman, ano kanyang tubo. Ayan si local argaw. Ito ang ating local argaw. Na pang overgrown. Ang overgrown ng ito guys is ito lang sa nasa itaas. Hindi ko muna papakialaman yung iba kasi gusto kong makaboylo ang halaman. Saka itong sa baba is papatubuin pa natin to kasi nga kakaskid pa natin to. Gawa ko ba ito babanda pa natin to. Ganyan lang siya. Papasayawin pa natin itong mga kanyang branches. Kukulang pa ng wiring. Mga wiring na natin ito ulit. Bili muna ako ng wire. So yan. Ito na ang ating paano pa natin yung maliit ang ating halaman. Una, maliliit yan. Pag ganito, na restricted na yung ugat niya, liliit at liliit din yan. Pag ganito naman, pag hindi restricted yung ugat, so cut lang yung overgrown. Pag ganito, cut din yung overgrown, pero dahil restricted yung kanyang ugat, tatagal siyang tutubo at maliit na yung kanyang dahon palagi. Kasi nga, restricted na yung ugat. So, ganyan lang guys. Pero kung gusto nyo naman, palakihin muna siya, palakihin nyo muna bago nyo simulan ang pag-cut ng kanyang overgrown na mga branches. Kaya na, ang ating paano palitin? Kung mayroon kayong katanungan, paki-comment lang sa baba. At shout out nga pala, be. Palihaw ko sa listahan, be.
Nadia. Shoutout nga pala sa mga taga Digos City. Na taga Digos City, sila Sir Edgar Alan Yu. Ayan, mga beginners din. So, si shoutout nga pala kay Sir Edgar Alan Yu, June Marchan, Lloyd Osorio, at Trey Rumagos from Digos City. Ayan. Magandang araw po sa inyo lahat, guys. Mga Eric TV. So, ito na po ang ating Argao. Lampon Rock na pinapanatili nating maliit. So, ayan. May tumira pang spider. Ayan, guys. Ito na lahat ang ating for the meantime. Ito na muna. Next time na naman yung iba. So, kung nagustuhan nyo itong video to, paki-like, comment, share, subscribe, at pinutin ang hiwagang bell para updated po kayo sa mga bagong videos natin. Maraming salamat sa panonood, guys. Ginabi!